Okay, so magandang tanghali po. Meron tayo ditong Kawasaki Barako na gusto sana sa ating ipatap overhaul ng may-ari. Dahil sabi daw nung driver mausok daw. So kagaya po nung nakita nyo sa video kanina, wala naman siyang usok. Talagang pinagbiritan ko siya, binirit ko mabuti, wala siyang usok. So sinukat ko yung langis. At eto, maganda naman ang level ng langis niya, talagang nasa ayos pa. Para sa akin, pinagkatiwala sa akin to, ako na daw ang bahala, kwentahin ko na lang daw yung magagastos. Yun nga lang, para sa akin, hindi siya dapat itap overall. So, sobrang dumi ng makina niya, napakadaming tagas, lilinisin ko na lang. Tsaka lusot yung tadyak niya, pag tinatadyakan mo yung kickstarter, malambot, so malamang tukod yung barbula nito, kaya i-adjust na lang natin, lilinisin natin yung carbs, tapos lilinisin na lang po natin yung makina. So ganun na lang po ang gagawin ko para makatulong naman doon sa may-ari na makatipid, baka nilalagnat na sa gastos. Okay, so kasi kagagawa lang daw, wala naman problema para sa akin. So nakita ko lang napakadaming tagas, kaya lilinisin ko yung makina, i-tune up and maglilinis ng carb. So, okay, game! Okay, lilinisin na muna natin siya. Yan, para matipid ang paggamit ng gasolina, eto. Ang ginagamit ko talaga pag naglilinis ako is kerosene. Walang mabiling kerosene ngayon, naubusan sa gasolinaan, kaya gasolina muna tayo. Yung degreaser, maganda rin po. Talagang maganda yun. Yung nga lang, naubusan din tayo. Ng barbula, aalamin ko muna kung ano yung sukat bago ko siya baguhin. So, susukatin ko muna siya. So, etong intake, napakaliit. Naku po. Parang rest lahang yata, kaya napakalambot na dyakan, kasi meron pa itong compression release, itong camshaft ng Barako. Yun yung trabaho nung pinagagalaw nitong balancer, yung compression release. Kung ganito kaliit ang clearance, lalong lalambot na dyakan, kaya pati sa ahonan hirap na hirap umahon to. Dito sa kabila ay ganun din, napakaliit. Ayan, kaya hirap umahon, mahirap pa i-starting dahil loose compression siya. So ilalagay na natin siya sa clearance na gagawin natin, 8 G's. Back range na G's. Okay. Sukatin ko na, hanapin ko lang yung ating. So gagawin natin dito ay 8. Ayun, nakita ko na yung 8. Ayun, di lang mabasa, pero 8 yan. Okay. Din natin ito. Ito yung ginagamit sa mga panghonde. O mga Wave. Ayan, sa Mio. Dapat ito pa screw kaso iba yung pihitan niya. Sana maganda ang maging resulta para siyempre matutuwa talaga yung may-ari. Kung okay na okay na yung takbo ng motor, tapos napakaliit lang ng babayaran niya, hindi syempre, kahit sino ba naman, sino bang hindi matutuwa nun. Okay. Ay, naku, hirap pihitin. Nagigit yung pwesto. Sukat ulit. Ayan, sumakto na. Eto, ayan, siya ay G's dito sa pillar gates. Okay, medyo sakto yung nakuha natin clearance, napihit yung clearance testing. Ayan, so bali ito pong 8 G's, ito yung ginagamit kong clearance dun sa tricycle ko nung ako'y namamasada pa. Ano pala yung gumagawa ng tricycle ko nun, hindi pa ako mekaniko nun, ito yung ginagamit niyang valve clearance. Ayan, so shout out kay Ka Idel. Yan, si Idel ang nag-tune up ng tricycle ko nung araw. Tsaka si paring Jeran Tuyo. Yan.
shoutout kay Idil, tsaka kay Jeran Tuyo. Yan. Okay na? Nagpitan ko na. So, bali, ito'y tatakpan ko na to. Ayan. Ay, hindi muna. Tatanggalin ko muna pala itong tensioner. Dahil lalagyan natin siya ng o-ring na bago para lahat walang tagas. Ito, lilinisin ko pa mabuti yan dahil para paglapat ng ating mga bagong o-ring, good na good. Tsaka lalagyan ko na rin ng silicone gasket para siguradong hindi na talaga magkakatagas. Pang matagalan na. So, ito, nakasagad na siya. Pero may play pa yung ano, yung timing chain. Ah, sira. Loko to. Papalitan ko na pala to. Oh, naghiwa-hiwalay na. Buti na check up. Buti na check up natin. Sabihin ko na lang sa mayari. Ba't ganun? Ay, puto lang timing guide. Oh. Walang timing guide. Oh. Nakaw. Ayan, nanganak na ang problema. Buti napansin natin kagad. Wala talagang timing guide. So dito naman, hindi naman kailangan ng ano, baklasin pa yung head. Dito lang yan, tatanggalin lang tong part na to ng magneto. So okay, magkakalas na tayo nito. Ayan, magpapalit tayo ng timing guide. At napakatigas talaga. Okay, napakaganda ng loob. Walang palatandaan na natuyuan siya ng langis. Ayos na ayos. Mas okay pa sa all right. Okay, so ibabalik natin siya ng konti. Konti lang. Ayan. At gagamitan natin siya ng magneto puller. Ayan. So tatama yan dito para iwas busalsal ng ano, ng thread. Hello po. Ay, pogi oh. Ba't may sugat ka sa mukha? Ayun, tinginin mo yan. Yan, so kakalasin na muna natin ang magneto. Okay, so gumalaw na siya. Ayan, nauuga na. Kaya tatanggalin na natin siya. So ayan, ito yung Bendix ng electric starter. Ayan. Yung mga barako kick, walang ganito, magneto lang. So pagka ganun, napakaluwag, natatanggal to, kaya to tanggalin nang hindi na kinakalas yung magneto. Doon sa mga barako kick. Eh, eto ay may electric starter, kaya tinanggal muna natin. Down, okay. Eto, naluwagan ko na rin to kanina, tatanggalin ko na siya. So, makikita natin sa kulay niya na sunog na siya. Kaya, talagang, ayan, talaglag na yung kaputol. Ayan na, oh. sunog na, hinila na. Ayaw matanggal. So bali, hahanapin natin yung magkadugtong. Ito yung pinagputulan kanina. So dahil makikita natin na yung kulay niya maitim, ibig sabihin matagal na po itong putol. So yan yung ebidensya. Kumpara natin dito sa hinila ko kanina. So ayan, yung itsura nung pinagputulan, kitang kita natin na bago lang siya naputol. So ibig sabihin, ito ay matagal nang putol. Oh, makikita natin. Ayun po yung pinagputulan. Ayun po, focus natin. Ito yung pinagputulan, matagal na siyang putol. So hindi natin siya naputol. Okay? Kumpara dito sa hinila ko na naputol talaga, kitang-kita na bagong putol lang. Okay, maisingit ko lang. Dito naman sa kabila yung sa ginagawa ng pamangkin ko. Miyo I125M3. Yan, kayod na kayod yung black. Kitang-kita, ayan no, natuyuan. So, iwas tayo sa malaking gastos. Gasino lang magpa-change oil. Ah. Okay. Kaya, yan. Ano po ito? Miyo I125. Okay, natuyuan ng langis. Tumirik sa biyahe. Ayan, ang kayod. Okay. So, okay, ikakabit na po natin yung timing guide. So, ayan. Pagkabago, medyo flexible pa yan. Eh, kahit magkabalo, baluktot dyan, hindi pa yan magkabali. So, ayan na, na-shoot na natin. Ayun, diretso sa ilalim. Pag magpapalit yan yung timing guide, huwag nyo kakalimutan to ha. Yan, mahalaga yan. Yung parang spacer o bushing. Pag wala yan, hindi gagalaw na maayos yung timing guide. Nung ako bago pa lang nagsisimula na magmekaniko, kada kalas ko, pinipicturean ko yan. Para pag binabalik ko, alam ko kung saan nakapwesto.
hindi ako nahihiya na, uy, baka sabihin na may-ari, ganito, ganyan. Eh, sa akin, ang importante sa akin, yung trabaho, maging maayos. So, ito eh, tutuluyan ko na rin baliin. Dahil, kakabit na natin yung pamalit. Palutong na rin naman to eh. Ayan. So, ayan, nakita nyo, yung pinagputulan niya, maputi. Hindi kagaya kanina yung dati ng putol, may itim. Okay, babalik na natin siya. Down. Saka itong water na to, nandiyan yan. Yan icon niya. Para yan dito sa kanal na to. Kailangan sumakto siya dyan. So, okay, para hindi siya ikot ng ikot nang hindi ito kasama. Kailangan po sabay silang umiikot. So, yan ang pinakang guide ng ano, magneto. Okay, kapakapa ng konti. Ayan, pasok. Shoot na shoot. So, eto, makikita nyo, mayroong mga kanal dyan, kagaya nito. Ayan. Ayan, may kanal dyan, magkabila. Ayan. Para dito yan. So, siguraduhin natin na papasok sila dito. Ayan, mahalaga po yan. Huwag na huwag po natin kakalimutan. Kailangan, tumama sila dyan. Ayan. Kagaya na sabi ko kanina, letter T, may marker dito. Ayan. Letter T, may guhit. Kailangan magkatapat. Ganun din po dito sa ibabaw. So, lalagay muna natin sila. Sabay-sabay na po natin yung iikpitan mamaya. Para siguradong hindi dadapis ang timing. So, testing natin ulit yung tensioner. Kung sakto yung tulak niya. Okay. Okay naman yung tulak niya. So okay, ilalagay na natin ang tensioner. Yan. Nilagyan ko na rin siya ng gasket maker. Para matagal pa magkatagas. Yan. So bubunutin na natin tong pin. Yan. So banat na banat na yung timing chain niyan. Okay. So ito yung pinakang susi niya. Yan. Okay na. So sa dulo po niyan, meron siyang o-ring tsaka tornilyo. Yan. Lalagay natin. Eto, ikita mo lang naman to, Gento. Ikita mo lang sa magneto. Nasa timing na siya. Sigurado tayo. So, nakikita na ayos na. Tatakpan na natin siya, tapos okay na. Takit na po natin. Tayo eh nanigurado lang na hindi na siya magkakaroon ng mga tagas. So tutornilyuhan lang natin siya. Tapos eto, tatakpan na rin natin to. Okay na. Okay, so eto yung tappet cap. Papalitan na natin siya ng o-ring. Tsaka etong cover na to, papalitan natin ng o-ring. Lalagyan na rin natin ng gasket maker para siguradong hindi magkakatagas. So, yun na ang ating susunod na gagawin.